Dapat nating alalahanin kung gayon, kapatid na Michael at kapatid na Mia, na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. There's a quiet moving in your wings. It's a peace I've never known. Build my anchor, throw it in your wings. Slow it down and call you home. You set my soul on fire. You pull my heartbeat towards the sun. You give me new eyes open. Magtulungan kay God. Sana kumanda lalo ang buhay ng mag-asawa. Salamat po sa Panginoon dahil hindi siya nagkulang sa iyo mula na nag-God. Thank you, God. We carefully planned for this kasi we wanted to give back to our family. Sobrang saya ko ngayon dahil itong pangarap ko para sa iyo. Matagpuan mo ng babae para sa iyo. In your eyes. Salamat kasi binigyan niyo po kami ng basbas or blessing na pinamigot. Mahirap talaga ang LDR. Pero yung pinanghawakan ko, yung aral na tinanggap ko sa iglesia, na gusto ko kasi talaga iglesia rin ang mga pangasawa ko. Kasi alam ko na ito yung kalooban ng Diyos. Yun talaga. Kahit may mga dumarating sa amin na pagsubok, minsan nag-aaral kami ng tampuhan, away. Pero hindi ko iniisip na bibitaw ako. It's always been you. It's been you. It's always been you. So, sobrang struggle, sobrang mahirap kasi madaming nagbago during the pandemic. But the communication was very constant and consistent mula sa kanya. Pinag-pray ko talaga. Pinag-pray ko noon pa na magkaroon ako ng isang babaeng makakasama ko sa buhay ko. Yung promise niya na pabalik siya, pagbalik niya, magkapakasal kami, yun yung pinangahawakan ko. Hindi kasi ako showy na tao at hindi ako madalas magsabi ng I love you.
or mahal kita. Pero sa pagkakataon ko ito, awa ng Diyos, napatunayan ko sa gawa na talagang ikaw. Ikaw ang kung makasama sa buhay ko hanggang sa pagtanda. Magkaroon ng mga anak kasama mo sa pagtanda. Magkaroon ng maayos ng buhay. Maging maligaya. It's been you. It's always been you. It's been you. It's always been you. It's been you. I love you so much.